Yo, what's up? Sa last video na ginawa ko, napag-usapan natin doon kung paano makipagkwentuhan at magkaroon ng deeper connection sa babae. O kaya naman, makipagkwentuhan sa babae at mag-open up siya ng mga topic na medyo private na sa kanya. At napag-usapan din natin doon na kapag may mga bagay na hindi kayo mapagkasundoan, ay okay lang. Okay lang na magkaroon kayo ng disagreement. So ngayon, may mga gusto lang ako iklaro sa last video ko. Dahil sa haba ng video yon, panigurado, baka yung iba sa mga pinagsasabi ko doon ay nami-misinterpret mo na. Kaya pag-uusapan natin yung mga tanong na, paano ko malalaman na yung babaeng kausap ko ay nagkakaroon na kami ng deep connection or mutual understanding? Or nagkakaroon na ba talaga kami ng pagkakaugnayan ng feelings? Or nagkakamabutihan na ba talaga kami? Paano ba sumagot? Or paano makipag-usap kapag nagkakaroon kami ng disagreement sa aming kanya-kanyang opinion? Paano ba hindi maging bastos sa kanya kapag nagkaroon kami ng hindi pagkakanawan? Meron bang paraan na kapag nagkaroon kami ng disagreement or kapag nagkaroon kami ng hindi pagkakanawan ay patuloy pa rin kaming magkasundo? Patuloy pa rin kaming magkaroon ng mutual understanding? Patuloy pa rin kaming magkamabutihan? Okay, handa ka na ba? Okay, let's go. Pag-usapan natin yan. Nakaranas ka na ba na may nakausap kang babae tapos meron kayong napag-usapan na pareho niyong gusto? For example, pareho niyong napag-usapan na pareho niyong gusto na manood ng Attack on Titan. Pareho kayong masayang pinag-uusapan ng anime na Attack on Titan. Masaya kayo, nagkukwentuhan, nagkukulitan, nagtatawanan. Pinag-usapan niyo yung pagkakapareho ng at pagkakaiba ng anime saka sa manga. At dahil pareho niyong na-enjoy yung usapan, ay hindi nyo na napapansin na lumilipas yung oras hanggang sa nagpaalam na siyang aalis na siya. Tapos umalis na siya. Yun lang, parang walang nangyari. Hindi mo man lang siya na kiss, hindi mo man lang siya na holding hands, hindi mo man lang siya na hug. Hindi man lang kayo nakapag-ends the date. As in, parang wala lang talaga nangyari. Umalis siya na parang walang nangyari. Alam mo sa sarili mo na hindi ka na niya maaalala. In-add mo naman siya sa Facebook. Nag-send ka rin ng friend request, nag-send ka rin ng chat request, pero hindi niya in-accept yung friend request mo, kahit yung message request, hindi niya rin in-accept. Bakit kaya? Eh, pakiramdam mo naman nung nagkukwentuhan kayo, nagkukulitan kayo, masaya siya. Pero ngayon, parang wala na. Parang hindi kayo nagkakilala, parang hindi kayo nagkausap, parang hindi nangyari na nagkakilala kayo. Bakit kaya nawala yung interest niya sa'yo? Kahit naman na masaya ako nagkakwentuhan. Okay, let me explain. Kung hindi mo pa ito nararanasan, baka mangyayari pa lang sa'yo. So kailangan mo itong maiwasan. Ang dahilan dyan kung bakit parang wala lang sa babae yung nangyari, dahil yung pinag-usapan nyo, yung topic nyo ay iisa lang. Doon sa iisang topic na yun, hindi kanya nakilala at hindi mo rin siya nakilala. Kumbaga, konting part lang ng pagkatao niya ang nakilala mo. Kung para sa'yo, pakiramdam mo, nagkaroon na kayo ng deep connection ng babae, eh sa kanya, wala lang yun. Kasi ikaw, madali ka ma-fall. Tapos siya, hindi siya madaling ma-fall. At yung topic nyo na tungkol sa anime, eh nagagawa niya rin na makipagkwentuhan tungkol sa anime sa mga kaibigan niya. Kaya kung yun lang yung value na kaya mong i-offer sa babae, na ikaw yung taong kaya niya makakakwentuhan tungkol sa anime, hindi kanya kailangan kasi may mga kaibigan siya. Unless na lang siguro kung wala talaga siyang kaibigan na nakakakwentuhan tungkol sa anime. Kaya ito ang tandaan mo. Kung yun lang yung topic na kaya mong i-offer sa babae, you are just an ordinary guy na na-meet niya at nakakwentuhan. Wala lang talaga sa babae yun. You are just a random person na na-meet niya. Ganito kasi yan. May dalawang klaseng paraan para magkaroon kayo ng deep connection ng babae. Una, mag-focus ka lang sa malalim na topic. Isa or dalawang topic lang. Kagaya ng passion ng babae. O kaya naman tungkol sa mga nakaraan niya. O kaya sa mga struggle niya sa buhay. Pangalawang paraan ay yung mabilisang usapan lang. Mabilis pero marami kayong topic na pag-uusapan. Pag-usapan nyo lang na mabilis yung mga hobbies, yung mga interest niya sa buhay. O kaya naman yung mga hindi ganun ka-importante yung nangyayari sa buhay niya. Kapag makakausap mo ng matagal yung babae, halimbawang nasa date kayo, mas maganda makapag-usap kayo ng malalalim na topic at mapag-usapan nyo rin ng mabilis yung mga topic na hindi ganun ka-importante sa buhay niya. Kumbaga, kombinasyon ng dalawang klaseng paraan para magkaroon kayo ng deep connection nung babae. At kung sakaling alam mong saglit mo lang siya makakausap, huwag mong ipilit yung malalalim na topic. Pag-usapan nyo
na mabilis lang yung mga interest niya sa buhay. Ganito kasi, kapag alam mong makakausap mo lang ng saglit yung babae, pag-usapan nyo lang yung magagaan na topic. Yung mga topic na madaling masegwayan, yung madaling paglipat-lipat, o yung mga topic na pwede mong palitan agad. Mas maraming topic kasi, mas maganda. Alam mo kung bakit? Dahil kapag mas marami kayong topic na napag-usapan ng babae, pakiramdam ng babae ay matagal ka na niyang kakilala. At ikaw syempre ang gagawa ng paraan para makapagpalit-palit kayo ng topic na dapat related pa rin sa naunan yung topic. For example, topic 1, sunod topic 2, yung topic 2 related pa rin sa topic 1. Gets mo? For example, pinag-uusapan nyo tungkol sa province niya, tapos mamaya babanat ka ng experience mo kung paano kayo inoperahan. Di ba ang layo? Simple lang naman yung gagawin mo. Kapag nag-share na experience yung babae o kaya nag-share siya ng opinion niya, lagi mong ipapakita yung appreciation mo sa kanya. Na na-appreciate mo yung mga sinasabi niya, yung pagkatao niya. At kung nakaka-relate ka, i-share mo rin yung experience mo. Tapos, pasokan ng ibang topic. Segwayan mo na. Parang ganun lang naman kadali. Kahit sabihin natin na 3 minutes lang kayo nag-uusap ng babae, tapos naka-limang topic na kayo nang napag-usapan, pakiramdam niya matagal na kayo magkakilala at gugusto niya pa ulit na makita ka. Make sure lang lagi na kapag maiksing oras mo lang siya makakausap, i-match mo lagi yung energy mo sa energy niya. Kung yung babae tawa ng tawa, tumawa ka rin, humiti ka, ilabas mo yung gilagid mo. Pero kung seryoso yung babae, huwag ka nang humiti. Kung humiti ka man, huwag mo na ilabas yung ngipin mo. Okay? Basta lagi mong i-match yung energy mo sa energy niya. Huwag mong kakalimutan na maging kalmado. Relax lang. Chill lang. Huwag ka masyadong mataranta. Yung attraction mo sa kanya, huwag mong pipigilan. Hayaan mo lang. Hayaan mo lang na ma-attract ka sa kanya. Hayaan mo lang na magkamabutihan kayong dalawa. Kapag nasa date kayo ng babae, o kaya naman sabihin natin na may nakausap kang babae, pero saglit lang, tapos ginawa mo yung advice na binigay ko sa'yo, na magbigay ka ng iba't ibang topic na mabilis nyo lang pag-uusapan. At kapag na-hook na siya sa'yo, ramdam mo naman yan kapag na-hook na siya sa'yo, hindi na siya nagmamadali. Makikipagkwentuhan na yan sa'yo. Kapag naramdaman mo yan, try mong magbigay ng topic, ng malalim na topic, tungkol sa passion niya, o kaya sa interest niya sa buhay. At mararamdaman mo rin na passionate siya sa topic na pinag-uusapan nyo dahil nagiging emotional siya. Makikita mo kasi yan sa way ng pagsasalita niya. Yung saya, galit, gigil, inis, lungkot. Diba? Sari-saring emotion niya naman yung makikita mo kapag passionate siya sa topic. At huwag na huwag mong kakalimutan na ipakita sa kanya yung appreciation mo sa passion niya. For example, pwede mo itong sabihin sa kanya. Alam mo, ibang-iba ka sa mga taong nakilala ko. Kasi, tapos explain mo kung bakit. Tapos continue mo lang yung pag-share mo ng thoughts tungkol sa passion niya at interest. At magtanong ka lang na magtanong. Pakwentuhin mo lang siya ng pakwentuhin. At iparamdam mo na interesado ka din sa passion niya. Alam mo ba, yung maraming palitan ng tanong at sagot ng dalawang tao ay pwedeng maging dahilan ng pagkapalagayan ng loob ng dalawang tao. Pwedeng maramdaman ng dalawang taong yun ang matinding feelings. Alam mo ba yun? Yung matinding feelings talaga. Sa sobrang tindi ng feelings na nararamdaman, yung tumitigas na, tapos bumabasa-basa na. At pwede ring maramdaman ng dalawang taong yun na magka-inlaban silang dalawa. Oo, pwedeng maramdaman yung love sa pagtatanong at pagsasagot lang. Dahil may mga topic na pwedeng mag-lead sa malalalim na usapan. At may mga topic din na napupunta sa wala lang. At may mga topic na nagli-lead sa malilibog na usapan. At may mga topic na napupunta sa walang kwentang usapan lang. Sa palitan ng pagtanong at pagsagot ng dalawang tao, habang yung isa nagsasalita at yung isa naman nakikinig. At after magsalita ng isang tao, magbibigay siya ng comment at ipaparamdaman niya yung appreciation niya sa sinabi ng tao niya, sa sinabi ng kausap niya. Yung mga ganong klaseng interaction ay pwedeng mag-lead sa magandang ugnayan ng dalawang tao. Pwede sila magkaroon ng deep connection. At ayun na nga, no? Sa last video ko, nasabi ko doon na huwag ka matakot na magkaroon kayo ng disagreement. Okay lang naman na kontrahin mo yung opinion niya. Huwag kang matakot na kontrahin siya. Huwag kang maging needy at sumang-ayon na lang sa lahat ng sasabihin niya. Huwag kang maging simp. Huwag kang umasa na magugustuhan ka niya. At huwag kang maging tanga. Alam mo, huwag kang matakot na mawala siya sa buhay mo. Huwag kang matakot. Babae lang yan at marami pang babae dyan
Huwag kang matakot na mawala siya. Lalo na at kinikilala nyo pa lang ang isa't isa. Alam mo minsan, mas okay pa nga na magkaroon ng disagreement. Kasi dahil doon, mas nakikilala nyo ang isa't isa. At kapag nagawa nyo magkasundo ulit, magkaayos, mas lalong umiinit. Mas lalong tumataas yung attraction level. Mas lalong nagkakaroon ng spark. Parang pinapatunayan nyo lang na bagay kayo sa isa't isa. Yun nga lang, kapag nagkaroon ng disagreement, mas magandang maayos mo ito agad. Kasi kapag tumagal, pwedeng mawala yung spark. Pwedeng mawala yung deep connection nyo sa isa't isa. Parang pinapatunayan nyo lang sa isa't isa na hindi kayo bagay sa isa't isa. At mawawala yung libog na nararamdaman nyo sa isa't isa. Sige, isipin mo. Sino pang malilibugan sa taong hindi niya kasundo? Alam mo, pwede ka naman talaga mag-disagree dahil opinion nyo lang naman yung sinasabi nyo. Pero ang pinakamagandang gagawin mo kapag mag-disagree ka sa sinasabi ng babae ay in a respectful way yung manners mo. Huwag mong kakalimutan. Pwede mo sabihin sa babae na, alam mo, may point ka naman. O kaya naman, oo, pwede naman talaga yun. Tapos kalimutan mo na. Mag-move on ka na sa ibang usapan. Mag-segue ka na ng ibang topic. Basta tandaan, huwag kang makikipag-argue. Be respectful sa opinion niya. Maging kalmado ka lang at huwag kang matitrigger sa mga opinion niya. At kung pwede, manahimik ka na lang at mag-move on. At kung napansin mo, yung babae ay hindi talaga compatible sa'yo. Yung tipong hindi mo talaga gusto yung ugali. Yung tipong may attitude talaga. At siya pa mismo yung nag-i-insist na mag-argue kayo. At galit na galit pa. Because alam mo yung tipo ng babae na may ugali talaga. At hindi talaga siya pasok sa standard mo. Okay lang yan. Tapusin nyo na yung date nyo. Umuwi ka na at magsalsal ka na lang. Alam mo, mas okay nang sayangin mo yung tamod mo sa kumot mo. Kaysa naman doon sa babaeng yun. Baka mamaya, mabuntis mo pa. Putang ina. Araw-araw Monday ang buhay mo. Pero ito, seryoso na. Mas okay nang hindi mo sayangin yung oras nyo sa isa't isa. At huwag mo nang ipilit na bagay kayo sa isa't isa. Okay, ganito. Para maiwasan yung argument, yung pikunan, yung hindi pagkakasundo, ang pinakamagandang gawin mo ay asarin mo siya. Tuksohin. Biruin. Dahil yung biro ay half-truth, half-jokes lang. So, ibig sabihin, hindi niya seryosohin yung opinion mo. For example, ang pinag-uusapan nyo ay yung sobrang seryosong topic na alam mong maglilid sa hindi pagkakaunawaan. Halimbawa, about politics yung pinag-uusapan nyo. At sinabi ng babae na makapinklawan siya. Tapos hindi alam ng babae na maka-DDS ka. Kung iisipin mo pa lang, dun pa lang, hindi na kayo magkakasunto. Pwede mong segwayan niya ng sabihin mo sa kanya na, alam mo, ayoko kay Lenny. Dahil pangarap ko maging sayan. Ang kaso, sinira ni Lenny yung pangarap ko. Tapos biruin mo siya. Sabihin mo, maka-pinklawan ka pala. Simula ngayon, Pinkachu na itawag ko sa'yo. Okay, alam kong corny yun. Alam kong baduy yung sinasabi ko. Pero, sana nagigets mo yung gusto kong sabihin sa'yo. Na gawin mo na lang biro, gawin mo na lang jokes. Gawan or bigyan mo na lang siya ng nickname. O kaya, umarte ka na nagkakami-kami-ha ka rin. Diba? Just have fun. Huwag mong gawing seryoso. Yung seryoso usapan. Gawin mo lang nakakatawa. Tumawa kayo. Magkulitan. At alam mo, kapag nakita niya yung mukha ni Lenny, ikaw na yung maaalala niya. Isa pang example, halimbawa napunta yung usapan nyo tungkol sa religion na isa dapat sa iniiwasan mong topic kapag nasa date kayo. Dahil dyan nagsisimula ang conflict, lalo na kung magkaiba yung paniniwala nyo. Halimbawa, yung babae religious na tao, tapos ikaw, atheist. Kung iisipin mo, conflict na conflict talaga yon. Pwede mong segwayan niya ng ganito. Sabihin mo sa kanya na, alam mo, hindi ako naniniwala kay Jesus Christ. Mas naniniwala pa ako kay Zeus. Alam mo kung bakit? Kasi yung mama ko, naniniwala din kay Zeus. Kasi madalas, napapakinggan ko yung mama ko na nagdadasal. Pero last part na yung napapakinggan ko, sinasabi niya, Zeus ko po. Ayoko na. Isipin nyo na lang, hindi ako nag-joke. Okay, tuloy natin. Ang ina, sana hindi ka mamatay sa kakornihan ko, no? Alam ko naman na hindi ka apply sa date yan. Yan ganyang example. Pero, ang sa akin lang, gusto ko mag-isip ka na sa'yo. Sinasadya ko naman talaga na corny yung mga example na binibigay ko dito. Para hindi mo gayahin. Taki na, no? Dami kong dahilan. Sadya corny lang talaga. Ito, bigyan pa kita ng corny na example. Sabihin mo, hindi ka naniniwala kay Jesus Christ kasi
mas naniniwala ka kay Gold Roger. Kasi yung action figure ni Gold Roger, gumagalaw. Pagka niligoan siya, oh. Oh. Asos naman naman ang kay Zuko na yan. Oh! Okay, last example. Tatapusin ko na itong kakornihan ko. Halimbawa na open up itong kadate mo ay yung tungkol sa ex niya. Nagkakwento siya ng tungkol sa ex niya. At alam mo, panigurado kapag pagtapos niya magkwento ay magtatanong din siya tungkol sa ex mo kung paano mo siya niloko. At alam mo naman na hindi magandang pag-usapan sa first date yan. Kaya pwede mong segwayan ng mga topic yan kagaya ng, alam mo, huwag ka na maging bitter sa ex mo. Palibasa may bago na siya tapos ikaw single. Huwag kang mag-alala. Tapos hawakan mo yung kamay niya na parang kinocomfort mo. Tapos sabihin mo sa kanya na, isipin mo na lang boyfriend mo ako. Pero pag uwi natin, break na tayo. Tapos ngumiti ka syempre para i-brave mo yung pressure. Pakisipin niya, totoo talaga. At kapag nagpupumilit siya na magkwento ka tungkol sa ex mo, huwag kang magkwento. Sabihin mo na lang na napatawad mo na siya, napatawad ka na rin ng ex mo. Kinalimutan nyo na ang isa't isa. At isa pa, masaya na ako sa bago ko. At syempre, tumingin ka sa mata niya pag sinabi mo yung masaya na ako sa bago ko. Kasi siya yung tinutukoy mo. Tapos sabihin mo, kaso break na kami pag uwi namin eh. Tapos sabihin mo, pero okay lang. Sanay naman akong iniiwan. Okay, tama na yan. Baka mamatay ka na sa kasukutan ko. Okay, thank you sa panonood. Sana may bagong kabubuhan kang natutunan sa akin. At kung tingin mo, may mas magandang idea kang naiisip kumpara sa akin, comment mo lang dyan sa comment section para mabasa ng iba at makuha nila. Tapos subscribe ka na din at hit notification bell para updated ka kapag naglalabas ako ng bagong video. Kasi yung next upload ko ay tungkol sa toxic alpha male. Ang mga nagtuturo dito sa YouTube. Okay, yun lang. Peace out. Peace out. Ganda pala, peace out. Kamunti ko na makalimutan yung outro ko. Okay, yun na. Peace out na. Tapos magbablock yung screen.